Alam ko sa inyo na step by step yung ating unit. So, lagi nyo po siyang isasaksak sa ating transformer. So, may free po yan, sir, na transformer. So, meron siyang switch dito na on-off. Ito po ang pinaka-first na off dito po. Switch yan yung sa on-off ng ating power sa ating machine, kumbaga yung supply ng power. Yung sa may pinataas naman po ng switches para sa ilaw na kung saan pwede nyo pong gamitin yung ating machine na naka-off yung kanyang ilaw. So, after natin siya yan, sir, ma'am, may kita nyo po na mag-upper dito yung logo na Juki, which is EL-00in po. So, bibigyan na rin po kayo ng e-spin po, sir, ma'am, na para hindi po kayo mahirapan mag-touch tuwing may tatrita na design. For example, ayan. Pindutin nyo na lang po yan, sir, yung ating mga ano, yes, pag kami magusto tayong subukan ng stitches. Yes, pwede naman pong direct kamay o mas maganda po ito para point to point po yung design na gagamitin natin. So ito po mga Japanese dito po, halos di po natin ito magagamit dahil more ginagamit po yan, sir, sa mga ito pong design natin itong sa ibabaw. Na may nakasulat na Japanese more sa ano po yan, sa manual po. Yes, dahil Japanese character po siya. So hindi tanin natin siya mga guides po. So ito lang po yung ating i-demo sa inyo po. Ito po yung button dito sa may parang baba na may markang straight line. Yan po yung kanyang basic stitches po na kung saan gusto po natin siya ilipat sa ibang tahi. Yes, yan lang po na, yan lang po yung ating pipindutin po, sir, ma'am, okay? Tapos po, dito naman sa may pangalawa is sa mga embroidery po na design niya, like ito mga teddy bear. Yes, ano man dyan na design na gusto niyo pong subukan po, sir, ma'am, okay? Pangatlo po, dito sa pangatlo is para po yan sa embroidery po sa mga letra. So, to the point na mag-try pa ako ng letra, sir, ma'am, okay? So, regarding sa tanong niyo na small and big letter, ito po, may kita niyo po. Big letter at saka small letter po, sir, ma'am. Ayan, okay? Pa-check na lang po, sir, sa ating video po. Ayan. For example po, magta-type tayo ng Juki. Ito, Juki. Tapos, pindutin natin yung small letter. Ayan, key. Tapos, pag nagkamali po tayo ng type, sir, ma'am, ito po yung kanyang delete. Yes, ito po yung pipindutin natin, sir, ma'am, para mabura po yung kanyang design na napili po natin, okay? So, ayan, Juki na po halimbawa, sir, yung ating na-try. Start lang po natin siya. Nang ganito lang po, sir, ma'am. Ayan. Ayan, sir, ma'am, continue na po yan na under po. Ayan. So, habang nag-embroidery po siya, sir, ma'am, tandaan nyo po, wag nyo pong hihilahin po yung tela natin. Bagkos ang gagawin natin. Parang sasabay nyo po yung motion, yung galaw po ng tela po. Kagaya nito, na kung saan parang pinatungko lang po yung aking kamay po. So, papatong natin yan para hindi po siya matabingi habang nagtatahi po tayo, okay? So, explain ko po later yung mga dapat niyo po malaman po dyan, sir, ma'am. Ayan. Sobrang easy lang niya po gamitin, sir. So, tandaan po natin, sir, ma'am, habang nag-embroidery po tayo ng mga pangalan, kailangan po, gagamit din po tayo ng tilan. Pagka mga maninipis na po yung tilan na tinatahi natin, kaya kung mapapansin niyo po yung mga damit, mga sombrero, jacket po, may mga nakalagay po yun na parang puti na mabalahibo po na medyo makapal. Yes, para may iwasan po na hindi siya mag-ball, sir, ma'am. Kasi sa mga maninipis na tila, yes, matik po yan, magbabara yung sinulid. Kasi sa sobrang sinsin po ng tila, isalos hindi na po mag-move yung pinaka-tila po. Ayan, okay? So yun po, sana makatulong itong ating video sa inyo po. So, ayan. Sulitin ko lang, sir, ma'am, para klaro po. Ayan, sentro natin. So, mag-try pa tayo halimbawa ng ibang design. So, ito po yung big letter at ito po yung small letter po, sir, ma'am. For example, magsusulat tayo ng ito, BB. Ayan. Tapos, yung Y. Ayan, okay. Tapos, start lang natin siya. Ayan, so continue po siya maandar po, sir, ma'am.
So maya-maya ituturo ko sing sa paano naman po yung paglalagay ng sinoli po. Yes po. Kaya ako nag-update sa inyo kung tuloy na kukunin nyo kasi may kukuha din sana to taga Tansa Cavite po. Nagbigay na rin ng details. So, kinonfirm ko lang po. Ayan. Kasi yung isa nating admin, hindi po sila nag-update sa inyo po. Kaya sabi ko ako na lang po mag-chat sa inyo. So, please po, panoorin nyo rin itong ating video po para hindi po masayang yung effort na pagkuha natin ng video po sa inyong order po. Para sa ganun, may iwasan nyo po yung mga something error like yung may mga mali po sa paggamit niyo po sa inyo pong order na sewing machine po yan, okay? So, pagkatapos niyo, sir, ma'am, magagawa niyo po yung mga embroidery na design. Automatic po yan na hinto. So, kung gusto po natin yung ating kanyang karay, walang kahirap-hirap, makikita niyo itong bilog sa may bandang kanan, nag-iisa lang po yan. So, ang tamang pag-ikot nito, continue lang po. Hindi po siya pwedeng ikutin ng pabaliktad po. As in, continue lang po, sir, ma'am, okay? So, bang iniikot niyo, sir, ma'am, makikita niyo po na umangat at bumababa yung karayam. So, kung gano'n po kabilis, kalakas yung pihit natin doon. Ganon din po kabilis, sir, ma'am, yung pihit. I mean, yung galaw ng ating pinakatela, sir, ma'am. Ayan. So, dito naman tayo sa paglalagay po natin ng sinalid sa ating sewing machine, sir, ma'am. Ayan, okay? Yeah, sobrang basic lang niya po. Ayan. Makikita niyo po, ito po yung tinatawag nila na delete. Halimbawa, nagkamali po nila na delete. Halimbawa, nagkamali po tayo. Buburahin niyo na lang po ito, sir. Pindot-pindotin niyo na lang po yan. Ito naman po yung function ng way po. Ayan. Kung gusto niyo po na naka-steady lang yung tela. So, halos hindi na po yan, sir, ma'am, magagamit po. Ito naman po yung kapagka gusto niyo pong baguhin po yung size. Halimbawa, gusto niyo pong gawin yung mas malaki, dagdagan, pwede niyo po rito, sir, ma'am, i-adjust po. Ayan, okay? Ayan. So, ito po sa mga details na po kung paano po yung manual, like yung pag-operate sa ating sewing machine po. So, yung mga freebies po ng ating unit, buksan niyo na lang po itong kanyang compartment. So, dito niyo po makikita yung mga freebies po. So, bago po ilipat yung paglalagay po ng sinal sa ating machine, ay turo ko na rin po yung sa pag-operate po ng basic stitches ng ating unit. For example, straight sa lang yung gagamitin natin, sir, ma'am. Pindutin nyo na lang po yan. Ayan, speed controller. Dito lang tayo mag-adjust po. So, dito lang tayo, sir, mag-adjust po ng speed controller niya. Pagka minumove natin dito sa may bandang kaliwa, sobrang bagal po. Pagka mabilis, imamove lang natin yan sa may bandang kanan pa yan. So, yung reverse po ng ating machine, ito lang po yung pipindutin natin, sir, ma'am. Ayan, okay? So, ski, sir, pindutin natin, sir, ma'am, kung matalas pa po ba or hindi po. Ayan, okay? So, magpurol na po. So, gamitan nyo na lang, sir, ma'am, ng gunting po. So, dito tayo sa paglalagay po natin ng sinolid sa ating machine, sir, ma'am. Ayan. Step by step ko pong tanggalin. Sa bobbin, pagka gusto nyo pong buksan yung kanyang cover plate, press nyo na lang po ito. Tanggal. Ganon. So, sa bobbin po, unayin ko lang, napakadali lang niya, sir, ma'am. So, sa paglalagay po ng bobbin po, napakadali lang, ipapatong nyo na lang dito po, ma'am, nang galing left po. So, kailangan lagi nang gagaling sa left yung ating sinulit. Pagka pa kanan po, hindi po pwede, okay? Patong lang natin at sasabit lang po natin dyan. Sabit lang natin ng paganito. Okay? Tapos po. Ayan. So, dito naman tayo sa, ano dito sa ibabaw. Patong lang natin. Tapos, ibabalik nyo rin tong stopper po, sir, ma'am. Ayan. So, kailangan meron pong space na nakakagalaw ng konti yung ating sinolid, sir, ma'am. So, gumamit lang ako ng bobbing winder kasi walang available na maliit na sinolid. So, before po tayo mag-start, kailangan yung pressure foot natin lagi pong nakaangat yan. Okay, wag na wag pong nakababa kasi naka-close yung ating tension po. First po, hawakan yung sinolid nyo ng pagganyan, ipapasok nyo po sa may pinakaloob. Ayan, malalaman nyo po pagkatama po yung pagkakalagay. Hindi na po yan natatanggal sa pagkakalagay. Ayan, marinig nyo rin, sir, may tumutunog yan at tak. Okay? Tapos labas, hindi na po yan matatanggal kasi naipasok na po natin. Sabit lang po natin dyan. Sabit lang po natin dyan, sundin nyo na lang po yung mga araw na yan, sir, may mga araw po yan. Yes, sundin nyo po yan, sir, may mga araw po yan. Pati na rin dito, may mga araw, pati na rin sa ibabaw. Next po, after natin isabit dito, dire-diretso na po yung sinulid natin sa may pinaka-butas ng karayom, sir, ma'am. So, isushot lang po natin siya ng ganito lang po. So, itong tornilyo na kulating po, luluwagan niya. Luluwagan po natin yan pagka magpapalit po tayo ng pinaka-sinulid, sir, ma'am. So, shoot lang natin ng ganito.
Ayan, sir. Tapos, kunin niyo po yung sinalid natin sa may likuran ng dahan-dahan po. Ayan, okay? So, yan. So, hindi ko muna, sir, ma'am, i-close yung cover natin kasi tuturo ko sa video kung paano po kunin yung sinalid natin sa ilalim. Para makuha po natin yan, hawakan natin itong sinalid po. Sabay, ikutin niyo po itong handle ng konti niyo po, sir, ma'am. Ayan, okay? So, check niyo po sa ating video. Una, bababa yung karayong pag-angat ng todo. Sabay, ilan niyo na po yung sinalid natin sa may karayong. So, yun, okay na po, sir. So, pag nakita niyo na po lahat ng sinalid natin is nasa ibabaw na po. Pwede nyo na po ito, sir, mamiklose at pwede na po tayo mag-start magtahi. So, finally, dito nyo na po malalaman pag kami mali po sa ating gamit, I mean, sa paglalagay ng sinalid. Sa umpisa pa lang po ng tahi natin, sir, ma'am, is automatic nagbubuhol na po siya at namumutol ng sinalid. Once po na maka-encounter kayo ng ganun, sir, ma'am, please lang pa-double check po sa inyo pong gamit dahil may mali po. So, dito naman sa may number na minus plus, at minus plus, lumalabas lang po yung ganyang design pagka basic stitches yung gagamitin. Yung ibig sabihin nito, ito yung sitting po sa may tension. Sa ngayon, naka-auto tension po tayo, manipis makapal, no, hindi na mag-adjust. Ito naman na may minus plus at may number na 2.0. Dito tayo mag-adjust ng distance ng tie. So sa ngayon, nakasit tayo sa 2.0, kaya medyo mas insin po. So try natin taasan yung number. So, dahil nagtaas tayo ng number, automatic po haba o lalaki po yung distance ng tie natin. Stop. So, silipin po natin, sir, ma'am, para sa ganun is may idea kayo. So, yung kung mapansin nyo po, masinsin po ngayon, humaba po yung ating tie dahil tinaasan natin yung number, sir, ma'am. So, last po, na last na ituturo ko sa video is kung paano po yung pagre-refill po ng sinalit sa bobby once na naubusan po tayo. Halimbawa, ito po, sir, ma'am. Naubusan po tayo ng sinalid, makikita nyo sa personal kung linakaslina parts. Patong lang natin dyan, sir, ma'am, yung ating bobbin winder. Push natin sa kanan po. At ipapatong din natin sa baba yung pinaka-sinalid natin, sir, ma'am. Kunin nyo na lang po yung pinaka-dulo na natibubol nyo po rito sa may pinaka-loob ng bobbin winder. Kundang pa ganito. Pagkatapos, sir, sabi nyo na lang po rito yung sinalid natin. Next po, pwede na po kayo mag-start mag-tie, sir, ma'am, ng ganito lang. Ayan, nagre-refill na po yan, sir, ma'am. So, pag nakita nyo na rin na humihinto-hinto po siya sa pagre-refill, sir, ma'am, ibig sabihin pala, tanda na po puno yan, na di kaya pag malapit na siyang mapuno, pindutin nyo na rin itong button para mag-stop. At pag napansin nyo, sir, ma'am, na yung sinalid natin sa ibabaw ay manipis, o di kaya sa ibabaw, kakabigyan nyo na lang po itong sinalid natin para pumantay po, sir, ma'am, ayan, okay? So, yun lang po, sana makatulong itong ating video, ma'am, at please lang po, before pa natin gamitin itong ating unit po, lagi natin tatanda na kailangan lagi po siyang nakasaksak sa ating transformer. Kasi once po na magkamali po tayo ng saksak, sir, ma'am, automatic, mawalan po ito ng power po. Ayan, okay? So, yun lang po. Maraming salamat.